Pinag-aaralan ng kampo na ilang biktima ng Duterte drug war kung magagamit nila laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga naging pahayag sa Senado kahapon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. I can make the confession now if you want. Meron akong death squad, pito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Ang mga pahayag na yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kahapon, hindi raw pwedeng sabihing biro lang ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hindi na bago ang ilang sinabi ng dating Pangulo, pero ang pinagkaiba ngayon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan, at sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. I think he is proud of the things he did and said. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Pero pwede nga bang ipagharap ng kaso si Duterte batay sa mga sinabi niya sa Senado? Sabi ni Escudero, kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magreklamo. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Ang grupo ng mga kaanak ng drug war victims, pag-uusapan ang posibleng legal na hakbang. Pero sana raw, tulungan sila ng gobyerno. Baka po pwedeng tingnan no, ng Department of Justice o ng mga NBI, sila yung mas may poder para tingnan po ang mga kasong ito balikan at mabigay yung katarungan sa mga pamilya o nag-aasang ng katarungan. Para naman kay Senador Coco Pimentel, chairman ng Senate Subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa drug war, nais niyang mapag-aralan ng mga abogado sa loob at labas ng gobyerno ang mga sinabi ni Duterte habang under oath. Si Senadora Riza Ontiveros, nakasama sa hearing kahapon, umaasang pag-aaralan ng Department of Justice at ng mga investigador ng International Criminal Court ang mga sinabi ng dating Pangulo. Sa tingin ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na dumulog sa ICC, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado? Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o kadikit ba o may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tuko sa war on drugs ni Duterte. Material, importante ba yung iharap sa ICC? Yes, kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isumite ng Senado ang affidavit at recording ng pagdinig ng Senado sa ICC. Ang Quadcom sa Kamara, muling iginiit ang kanilang imbitasyon na humarap si dating Pangulong Duterte sa pagdinig nila. Nasa DOJ na raw ang bola para mag-imbestiga ukol sa mga pahayag niya sa Senado. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. That's the title of the Republic Act. And other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Pag hiniling po ng DOJ that we could turn over the documents, we will do it. Kung tatanungin ang ilang co-chairs ng Quadcom sa Kamara, mas pabor sila kung korte sa Pilipinas ang hawak sa kaso ni Duterte. Well, I have always been true to my statement since we started the EJK hearing that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute. Hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, I think it's really up to the DOJ to do their work. Kinukuna namin ang pahayag ng DOJ ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.